nagiging common na yung ano, multimodal approach to airway management. Multimodal, ibig sabihin, marami kayong technique na ginagamit. So, pwede kang mag-combine na basically kahit ano, VL with one tilt, VL with flexible scope, VL with LMA with flexible scope. So, in general, ang tawag din is multimodal approach. Okay, so bakit natin ginagawa yun? The thing is, individually, meron ka success rate. Pero pag kinocombine mo, tumataas yung success rate. For example, ano ang success rate ng intubating LMA? Success rate ng intubating LMA is around 65 to 69%. Okay? Pero we still do intubation through LMA kasi may mga kasong kailangan mo noon. Sa pedya, katulad kanina, kaya ito na consider LMA, mahirap gawin yun. So, I will not go on with the procedure na naka-LMA lang yung pasyente. So, either ma-intubate ko siya o hindi ko siya tuloy. So, ngayon, sa adult, if you use a flexible with a intubating LMA, you increase the success rate to 94%. So, ang laki ng difference niya. So, that's the reason kung bakit mo siya kinocombine. Another technique is yung flexible with digital endoscope. So, bakit mo siya ginagawa? I'm really not a fan of that technique. One reason is kailangan to operate on. Flexible has to be with two hands, another person to do the laryngoscopy. But for some, the reason you do it, one is kulang yung video laryngoscope mo. Okay, since rigid siya, meron lang siya maka-attain a certain depth. Diba? And, bakit hindi ka nalang mag-flexible? Using a video laryngoscope actually help you create a better working area. Okay? So, panipa-flexible ka lang, tapos hindi ka mag-video laryngoscope, ang liit ng working area mo, ang liit ng lumen mo, ang hirap hanapin. Okay? So, that's why you combine flexible with video laryngoscope. Now, yung ginamit natin kanina is one of my favorite technique kasi it's similar to flexible and video laryngoscope. But, I could do it alone. Hindi ko kailangan ng kasama. Okay? So, may flexible tayo kanina pero I reserve it as a plan B kasi I need someone else to do the laryngoscopy with the blade. So, tinry mo muna yung ano, yung first approach is with the rigid, which is the ball fields. Okay? My point is, if I can do it, if I could insert a video laryngoscope, it means I could insert a ball fields. Hindi ako limited sa flexible scope. There's several ways to use the ball fields. Since may ball fields na kayo, this is a very good device. Unlike with the flexible scope, madaling masira yun, ito matibay. So you could use it all the time. Okay? So there are several ways para gamitin siya. Pinaka-common na tatlo will be the midline approach. So the midline approach is, we go by the midline. Okay? You hold the mandible of the patient like this. And then you hold it like this, like a pencil. Okay? You follow the airway of the patient. Kung airway ng patient, ganyan, di ba? So, ganyan mo siya ipapasok. Ito, para ganito. Okay? So, pababa ka ng ganyan, follow the tongue. Okay? Look at the monitor. Okay, follow the tongue. Kasi yung tongue, ginagawa ko horizon. Kasi yung target ko, alam ko, nasa dulo ng tongue. Okay? And then, katulad ng ginawa natin kanina, pumasok muna ako dun sa vocal cords para sigurado. And then, push the GP2. Okay. Steady lang siya. So if you look at this one, kailangan natin ng lupo. Okay. So, nag-check ako, I know that's the vocal cords. So alam ko nasa loob ako. And then, ayun yung line, so alam ko nandun ako sa night level. Okay. And then, tatanggalin ko siya.
when you're starting, medyo mahirap mag-jaw thrust and endoscope at the same time. So, magpatulong kayo sa kasama nyo. Pag-jaw thrust nyo siya ng ganyan. Okay? So, nandiyan siya. Halimbawa, ikaw, nandiyan exactly sa ganyang position. Kuha ko mo siya. Mag-jaw thrust siya. Dapat talaga nandiyan kasama siya. Mag-practice kayo. O nga, wala siyang jaw. Pero, Ayaw nga. Yung iba kasi manipi major. Okay, sorry. Hindi ko napansin ito. Wala. Nakakapag-concentrate kayo sa posisyon. Hindi kayo, kailangan kong magandang jaw thrust. Tapos, kailangan kong yung maneuver to. Hindi nyo kailangan problema nyo. Okay? May nagpo-concentrate kayo. Ngayon, pag nasanay na kayo, when you do your jaw thrust with one hand, ligay nyo sa mayroong malapit sa midline. Okay? Tapos, pag na binababa niyo yung scope niyo, nakadikit siya doon sa thumb niyo. So, alam niyo, exactly, nasa tamang lugar kayo. Okay? Okay, so, in case na, kasi pag nawala kayo sa midline, medyo magulo. In case na may nagja-jotras, ano ba may nagja-jotras, yung isang kamay niyo, hawakan niyo ng ganyan. I-anchor niyo sa gitna. Okay? So, plangketa nga ito exactly, kaya ang technique nito ay tinatawag na pull cue maneuver. So, exactly, nagbibilyar niya. Pull cue? Pull cue, bilyar. O, di ba? Nakaganyan ka sa bilyar, hawak mo yung ball cues, yung isa, nandun sa dulo ni pa-plangketa. Para hindi siya gumalaw. Okay, pull cue. Pull cue technique o pull cue maneuver, ganyan. Okay? So, itong technique na to, it's not the easiest, pero kung gusto nyo matuto mag-endoscope, it's a good way para matuto mag-endoscope. Okay? It will help you na pag mag-aaral na kayo mag-flexible, yung experience you use doing this technique, mas madali. Okay? So, sa flexible scope, you have to have a certain number of flex procedures para magiging confident kayo, para nyo ma-master, para maging expert kayo. Hindi, pero it helps. So, halimbawa, yung ibang studies, they will say, you need 80-90% flexible para maging expert kayo. Tapos sa bone fields, you need mga 30 para maging comfortable kayo with the procedure. Yung 30 na yun, pwede na ibawas yun sa 80. So, 50 na lang yung gagawin mo. Okay. Kasi it's endoscopy. Almost the same. So, ngayon, yung first nyo is, para nga matuto kayo, you do the jaw thrust, tapos ito lang, walang laryngoscope. In case na hindi kayo maging successful. Gumamit kayo. Okay. The easiest way to use the ball fields is with a laryngoscope. Okay? So, one, sanay kayong nakakakita ng blade eh. Diba? Hindi na kayo mahirapan sa orientation. Two, na-swipe nyo na yung tongue. So you have a bigger space. Three, hindi nyo nakalangan mong jump thrust. Okay? So naka-jump kayo. Halimbawa, usually, naglaryngoscope kayo for maklaning po. Sabihin natin kayo nyo. Laki na yung kita, diba? Ngayon, ipasok nyo lang yung ball fields. Okay, so pasok nyo lang. So, ganyan yung nakita nyo, di ba? Usually, lumagpas lang kayo, nandiyan na yun. Makikita nyo na yan. Parang kanina, nung ginamit ko yung laryngoscope ko, video laryngoscope ko, hindi ko kita yung line kasi masyado siya interior, di ba? Masyado siya naka-flex. Pero nung pinasok ko na yung bone fields, nakita ko na siya sa loob. Okay? Ayan. So pag nahihirapan pa yung sa patient, habang wala pa kayong video na rin mas po, i-ready nyo lang ito. So may nakikita kayong patient, difficult. Pwede nyo lang ito. Ihanda nyo na, mag-combine na kayo ng ganito. May nakikita kayong patient, madali siya. Mag-try na kayo ng midline.
So, practice nyo na siya. Para ano, it takes practice. Hindi pwedeng may difficult kayo sa kala kayo gagawa. Hindi kayo magiging successful. Mamamatayan kayo ng passion. So, yung mga normal patients nyo, na ganito kayo. Kapag solvent na kayo, ang hirap mag-practice. Habang residente pa lang kayo, take the opportunity na marami kayong pasyente na pwede pag-practice. Okay? So, ganyan. Ganyan lang, wala kayong makita. Pag minaneuver nyo siya, para kami kayo nagmamaneuver ng hockey stick, di ba? Na attitude. Okay, pasok. Ganyan. Okay. Pagdating na sa loob, lumagpas lang kayo sa vocal cords. Tanggalin niyo yung blade. Push, push. Okay. Itong last technique, I'll just show you, pero gawin niyo lang siya kapag expert na kayo. I've only done this a very few times. The only reason I did this was I had no choice. Okay? Naging sikat ang mga ang bone tilts dahil sa retromolar intubation. Patients with trismus. Okay. The first time I did this was I had a patient na nireferred sa akin 3 times na na-defer dahil hindi nila na-intubate. For pre-auricular mass. The problem was a few years ago na sa motor accident yung patient, hindi na niya mabuka yung bibig niya, meron lang siya half inch opening, and nag-fuse na rin yung cervical spine niya because of the motorcycle accident. So, example, yeah, may trismus yung patient, i-simulate natin, ha? Pasara yung bibig. Okay. Madanda. Pagpasok ka sa gilid, pasok ka sa butas, okay, pagpaba ka, tapos po, iwan ko muna kayo. Pinapalasin ko natin sa akin. Sorry. Matawag din siya. Pwede ka mag-atropin. Oh, dito ka nag-atropin. Pero malabo. Okay, another technique kung paano ko nagawa yung kanina. Kaya in-avoid ko rin yung flexible at stay ako sa ingat dog. Yes, yung bone pills meron dito. Pag-practice nyo naman. That's action. Yun lang yung natuwa. So, lagyan nyo siya ng oo. Pwede pang flush siya. Oo. So, hinahanda ako. Lagyan ko ng oo dito. So, yung laway kanina, habang pinapasok ko, nawaalis. Okay, parang hip blower, di ba? So, you can do it with patients with trauma. Puro dugo, puro laway. Di ba, minsan, suction. Laringgos ko, okay, punta ko na, kunin mo yung laringgos ko, papasok ko. Malaway naman. Puro dugo at laway na naman. So, suction ka na naman. Okay? So, pwede mong gawin yan, another technique. You could also do it on a flexible scope. Ito na mo yung port ng flexible scope, di ba? Suction and instrument. Most of the time, hindi ka naman nag instrument. Diba? So ako nilalagyan ko na lang ng 3-way cup para mag-uunti yung ulo ko. Natapon ka na ng and then meron ako apnex. Kasama ko pa. So actually kanina medyo matagal tayo, di ba? Pero hindi ganun kabilis mag-desaturation. Kasi may oxygen siya. Dito na kakabit eh, para manangin. Oh, exactly. Bata, medyo mabilis. Pero if you have an adult, tapos normal siya, tapos operahan mo lang, kasi may difficult airway ka. I've seen some residents na nag-intubate sa more than 5 minutes, never na lang. Nag-disat ang passion. So, another technique para hindi kayo kabado. Try to minimize yung mga ECP niya. Okay? One, have someone with you para mag-monitor yung patient, especially your injury. Two, have someone to the Jota. Three, para hindi ako magpabahan, maglagay ako ng O2. Meron kang oxygenation sa pasyente, hindi sila mag-desaturate. Okay? So, para, ano na lang yan. So, simple
things lang, tips and tricks. So ngayon, maneuvering. Okay? So very basic, so bababa ka ng ganyan. Tingin ka sa left, tutwist mo lang naman yan. Okay? Tingin ka sa right, tutwist ko lang. Ang kailangan mo tandaan is your movement has to be small. Okay? Kasi usually nakikita ko mga new users, medyo eager. Di ba? Excited ka, parang... di ba? Ang lalaki ng movement mo. Pero, your movement has to be like ganyan lang. Okay? Slow and small. Okay? Subtle movements lang. Huwag yung mga biglaan. Okay? Tinan nyo yung monitor, ha? Tinan nyo yung kamay ko. Okay, ha? Tinan nyo yung kamay ko. Sa prasong movement lang yan, wala na siya. Diba? What more kung ganyan yung movement, diba? Hindi, mali natin, wala tayong plaketa. Ang plaketa pala yung ano namin, sir. Oo, kasi pag wala kayong plaketa, nag-move-move yan. So, nangyayari dyan, nasa gitna ka, di ba? Pag wala kang plaketa, napunta sa gilid. Tingin mo, para makita mo siya, kala mo nasa right ka, halimbawa nakaganyan ka, napaganyan ka, nasa right side ka ng pasyente. So, ibig sabihin, nasa right side ako ng bebe. Dapat kakaliwa ako. Pero, sa iba ka na pumupunta. So, nasa right side ako, pero pag magra-right, pag titin ako sa right, sa midline, right yung pala. Kasi nawala ako sa orientation. Very important orientation. Okay? Okay, ngayon. Second tip. Nasa loob ka na. Naligaw ka. Hindi mo na alam kung nasaan ka. Alam mo, ganyan ka. No, alam mo, napunta ka, natuto ka sa ano. Eh, either nag-flexible ka o nag-re-rigid ka. Napunta ka sa wall. May hindi mo alam kung saan pupunta. Ayan, ako ganyan. Ano gagawin mo? Yes, you can withdraw. That's one option. Another one. When you're doing endoscopy, ano ang mga butas madilim? Okay? So, holes are dark, walls are bright. Okay. So, what you have to do is follow the dark side. Okay. So, nasa yung dark side dyan? Nasa right. So, okay. Pumunta ka sa right. Nasa na yung dark side? Sa baba. Sa baba. So ngayon, okay, nakita ko na. So nandito ako sa left, kailangan pumunta sa right. So nakita ko na epiglottis, okay. Ano, pupunta ako sa ilalim. And also, darker yung nasa ilalim. So pupunta ako doon. Ngayon, yung dark ay nasaan? Sa bitna. So, pupunta na ako sa bitna. Paso. Kaya pala kahit malaway kanina siya, sinundan nyo lang yung... Pupunta lang kayo doon sa dark side. Paano na to? May bago ah! Ayos! Don't follow the light. Sa nakapano ng the dark mo sa'yo, pag gusto mo na siya. Mas dark mo na siya. I have a case before. Ay, sinadya akong pupunta sa'yo sa pagus. Binugbog nung nag-i-intubate, so the epiglottis was so swollen. Ang itsura ng esophagus. Saka na glottis, hindi na distinguishable. But I know there's two black holes. So I go either one nandun. And hindi na siya up, ganyan, di ba? Ganyan na yung sofa, ganyan na yung tsura niya, di ba? Ganyan na siya. So, I went to the esophagus. Lagi ko yung tumitingnan na nalamunan. So alam nyo na, okay, esophagus to. Iba yung tsura, di ba? Wala kang cartilage. Iba yung tsura ng mucosa. Wala kang rings. Lalim mo na, wala kang rings. Kasi softness ka. And then go back. Papasok ka sa butas. The only reason I did that was yung butas ng glottis is so small na kung hindi siya iyong tamang butas, I will risk traumatizing that hole. Diba? Eh kung malaki ito, okay, let's just look at this one. Hindi ko siya matutrauma. And then, okay, malit. Okay. Atras ako. Punta ako doon sa isa. Doon ako na yun. Tapos, medyo. Yun ang advantage ng rigid. Okay? When you have something small, itong rigid, you could actually go past
constrictions, mga mass obstructions. Yung pag-flexible, pwede dyan. So yun din ang advantage ng rigid. Okay? Okay, another one. Sanob ka na. Ngayon, halimbawa, sinundo mo yung follow the dark side, di mo pa rin alam. It just happens na hindi mo alam kung nasaan ka. Halimbawa, hindi mo ma-distinguish, kinakabahan ka na. Hindi mo na-distinguish na si Sophagus na ba ako, sa posa ba ako, o nasaan. Go back, but go back slowly. Okay? Hanggang makita mo. Okay? So, dahan-dahan. O, diba, nandito ako. Tapos, hindi ko alam kung nasaan ako. So, go back slowly. Going back slowly. Ayan. Familiar na siya. Alam ko na. Diba? Yung iba kasi, okay, hindi ko alam. Nasaan ako? Nasaan ako? Lahat. Tapos, pasok ka na naman. Diba? Parang ano yan eh, nagdadrive kayo. Galing ako Manila. Halimbawa, pupunta ako Naga. Narealize ko na, ay, nasa Legazpi na ako. Babalik ako. Babalik ba ako hanggang Manila? Di ba hindi? Babalik lang ako. Antayin ko hanggang maging pamilya siya. Makarating ako sa Naga. Di ba? Hindi na ako babalik dun sa starting point ko. Di ba? Kaya, slow. Di ba? Slow lang lagi yung movement. Wait hanggang mapamiliarize kayo. Another tip is, huwag kayong pumasok kayo, saka yung mahanapin kung nasan kayo. Okay? Pumasok kayo na tinitingnan nyo kung nasan kayo. Ako, papasok ako is, yan, kita ko yung tank. Sundan ko lang yung tank. Okay? Ayun, doon na ng tank. So, advantage ng vigilant, ang scope mo, nakikita mo yung tip is, alam mo kung may tumatama. So the reason, kaya ganyan, is look. Kaya nila ginagawa yun para makita nila wala silang ginagawa. Ngayon, if you have something like that, you could see the fish. Tingnan na ako sa monitor, hindi ko na kailangan yung ano. So, ayan. So alam ko, wala akong tinatamaan. Okay? Yung sinasabi ko sa iyo kanina, read things, analyze nyo, bakit ba nila sinasabi yun. Mamaya, hindi naman siya applicable sa iyo. Hindi mo siya kailangan gawin. Okay? Now, this technique, yung meron dito, it will also use it sa flexible. So, it helps. Though yung sa flexible, mas maliit yung port. So, hindi mo na palakas yung oxygenation. Okay? Tanong? Tang mas, the thing with tang mas is, depende kung nasan siya. Oh. Yung mga yung madaling chubit yun ng ganito. Kasi yun na sa interior lang. Posterior usually hindi gano'n. Mas maganda yung rigid kapag gano'n siya, flexible. Pwede. Okay. Bigyan ko kayo ng tatlong password ng gawa ko. Bigyan ko kayo ng pagkakaito iba. Yung isa nasa harapan lang. Pagkatapos nyo magpas ng bolt-in sa loob. Okay na. The other one is meron sa glottis. Problem with the glottis is you have the flexible. Magbe-bend siya. Kasi may resistance. So you have to do use this. The other one is sobrang kalat niya sa loob. Hindi ka pwede mag-bridge. Kailangan mo mag-flexible. So I went to the nose. Walang indication sa nose. Pero I choose to use the nose. Masa ko sa nose. And then I went right posterior kasi puro mas na yung pharynx. Then I went down to the left
And then may mask dun sa glottis. So I have to go up again. And then, ganun. So, hindi mo magagamit to. Kasi dahil mong liko, wala akong choice. So kailangan mo mag-flexible. And then, the thing with that flexible, kailangan mo ng intubating na flexible. Hindi ka pwede gumamit ng bronchoscope. Kasi sobrang dami ng liko na yun, hindi susunod yung ititube. Okay? So, it's a case-to-case basis. Hindi mo pwede i-categorize. Kaya ba itang CA here? Another one is natatang CA ba? Tongue hematoma. I didn't do it, but my friend did. Si Rohan Thompson, makakalala ni Harris. Okay. Ang advantage ng ganitong ng optical and optical stylet is you have this tip. Kita niyo? When you position the tube, kailangan meron kayong nakikitang crescent diyan. Okay? Okay. Ano yung sabi ng crescent na yan? It means na yung leading part mo is yung iti tube. Safe yung patient. Right mounted ka, at yung ang tumama is the tube. At the same time, safe yung scoop. Hindi, hindi siya nadudumihan. Diba? Madikit ka, walang laway. Hindi ka tulad ng flexible. Madikit ka, sa dugo, lalabas ka. Definition mo. Ito, kahit madikit ka, nandun pa rin sa loob. Okay? And then, the other thing is, if you have something like an hemangioma na sobrang kalat, mukha siyang cauliflower, hindi po alam kung sa kapukod. Pwede mo itong pandisip. Okay? Okay, katulad nito. Okay. Ayan. So, nakadikit na ako. Lumawa eh, yung hemangioma. I could still see. Diba? Pwede ko siyang i-dissect. Okay? Ganyan. Ah, okay. So, ayan. Diba? Oh. Makikita ko yung space eh. Okay. Saan pa yung space to? Ayan. Mas maganda rin yung base. Just so you're dissecting, okay? Now, if you kung imagine mo, you're using a flexible scope. Pag dumikit ka, ayan na, wala makita. Kasi, ang nag-serve nung anong yon is the difference from the tip of the scope to the tip of the tube. So may kanya-kanyang advantage yan. Okay? Depende sa ano talaga. Oh. So halimbawa, oh, balik tayo na sa ginawa kong palipuli ko. Bakit ako nag-nasal? Consideration between nasal flexible and nasal and an oral flexible. You have to consider, of course, first you have to consider the procedure. Kung sa nose or sa mouth yung procedure. Okay. Diba? Ngayon, tanggalin mo na ngayon. Ano yung second, yung pathology? Okay, halimbawa ang doesn't matter sa pathology. Ano yung susunod? Okay, that's pathology na lang. Okay. Operator. Doing a flexible on the nose is a lot easier than doing a flexible on the mouth. Okay? Kasi when you go to the nose, automatic yan, paglabas mo ng nose, nakatingin ka sa glottis. Sa mouth, it's not, di ba? You have to make a right turn. Okay? Like, normally, pag pumasok sa ilong, ano normal na pumapasok sa ilong? Hangin. Saan pumupunta? Sa baga. Pag pumasok sa bibig, saan yung sulit pumupunta? Pagkain. Yung natural course niya. So, if you're using a flexible, it doesn't change that. So, yun pa rin yung natural course niya. Okay? And, ang pinakaano is, halimbawa, yung room na yun yung glottis. Okay. And I'm coming from the nose. Paglabas ko ng nose, nasa pharynx ako, nakatingin ako doon. Andun yung pathology. Mahirap siyang tingnan, pero nakatingin ako. Ngayon, I'm coming from the mouth. Mga ganito ako. And I'm looking like that. Diba? Nakikita ko siya, pero mahirap.
Di ba? Ang hirap tingnan. So, saan yung mas madali? Nakatingin ako ng ganyan? O nakatingin ako ng... So yun yung consideration nyo. Walang hard and fast rule sa airway management. You always have to think of the individual patient. Okay? So, consider the procedure, consider the pathology and anatomy, and consider the operator. Ano yung kaya mong gawin? Kaya kung magaling ka, kahit pa, halimbawa kung mag-flexible ka, para si James Monheim, kahit natutulog, kahit yung mag-flexible. Okay lang yan. Di ba? Walang problema yan. Di ba? Pero kung hindi ka naman James Monheim, so parang mas punta ka dun sa mas. Okay? No, so you have to take every case differently. Okay? So practice nyo to. Since wala pa kayong ganito, so pwede kayong maganyan. Or kung meron kayong different, mahirap na kaso, maghiram na lang kayo sa... Ano mo yung lock tower? Di ba may lock tower dito? Pa yung ENT? Para ko lang naman yun, no? Pwede nyo maganyan. Sa kaya na namin mahirap. Pero mag-request na rin ng ganda siya. Oo, oh, mag-request. Hindi, kaya sabi ko lang is, imbawa, meron kayong kasong magandang mag-ganito. So, mag-practice kayo ng ganito. And then, you have a difficult case na kailangan yung gamitin ito. For direct. Kung ano. Pagkagalan muna kayo yung last hour. So, yes, yes. Okay? Mahirap yun. Ito, pagtulog. Pag-relax. Ginagawa ko tulog-tulog lang. Oh, mag-practice, okay. Ay, nakalimutan ko i-emphasize kanina. Mag-practice kayo sa tulog. Okay? Lahat ng pagpapracticean nyo tulog. Okay? Practice kayo ng tulog sa flexible, mag-practice kayo ng tulog dito. Okay? Pag sanay na kayo, saka kayo mag-practice ng weekend. Doing flexible on... para asleep and paralyzed patient, it's up on the harder than doing kanan awake patient. So, pag dumating kayo sa point na awake, oh mas madadala lang kayo. When you're doing this one, on a paralyzed, relax yung pasyente, kaya yung madali yung mag-jotra, so mas madali. Pag awake, lumalaban yun. Okay? Sobrang dalang kung gawin niya na. I've done it. Like for example, may kid refer sa akin na nag-failed sila sa flexible. So, it's an abscess sa lalamunan. So, yung uvula. May tamponan siya. Eh, yung butas niya, ganyan. Eh, yun lang yung butas niya. Imbis na ganyan. Si may nana. So, since nag-flexible na sila, nag-rigid pa. Oh, wait. Okay. So, yun. Case to case. Hindi, wala ka. It's nice kung makaka... learn cases from conventions, may mga forum. And then, ang gusto ko ngayon, since established na namin na register ko na yung Philippine Airway Management Society. So my aim is to have a chat group sa members. So that one, we could discuss cases. So sa ibang bansa may ganun sila. May difficult case ka, hindi ka ng tulong. Post mo yung mga pictures, tapos hindi ka ng advice. Okay, like itong kaso, ginawa ko yan. So, may chat group kami ng board members, pinost ko yung picture na sinend sa akin. So, nagbigay din sila ng mga suggestion. Doon wala akong sinunod sa suggestion. Pero point is, it's more of preference kasi. Pero at least alam mo yung options. Diba? So, si James, ang gusto niya is nakabitin yung pasyente, mag-flexible ka. Yun yung suggestion niya. Si Maan, yung airway chief sa PGA, ang suggestion niya is to paralyze and reverse. Kaso wala tayong reversal dito.
So ako, yung plan A ko is yun yung gusto kong mangyari. Pero the thing is, kahit hindi mo sila sundin, makikita mo yung perspective. Diba? And kung hindi mo alam, kung wala kang idea, you'll take anything, di ba? Any suggestion you will do. Kasi wala kang, ano, wala kang idea. So yun ang gusto kong ma-achieve nung chat group. Okay, para meron kayong pagtatanungan. Di ba? Member na ko rin sa US. So sa US nag-ano kami. May chat group kami sa US. Nagsesend din ako pala sa minsan din na paso. Pag-comment sa mga paso. Okay? Huwag kayong mahihang magtanong. Okay? Kahit yung mga consultant nyo, magtatanong nyo. Kunin nyo yung mga... take several. Tapos balance nyo. Ano ba yung mas tama doon sa pasyente? Kasi yung mga pinagtanungan nyo, hindi naman nila nakawakan yung pasyente. Hindi nila nakita mismo. Kayo pa rin yung naka-evaluate yung pasyente. So you would actually choose kung ano yung appropriate doon sa patient. Okay? Ano ba ano? Practice kayo. Yan, habang mayroong monitor. Okay. Sabi ko kanina, follow the airway. Airway, ganyan. Ganyan siya. So, ganyan ka papasok. Hindi ganyan. Okay? Yung dulo muna. Ibuhatin ka naman. Bata. So, there's two ways. Yung iba, yung expert, they... Kahit, huwag na, kasi naman. Rubber to rubber. They push the tube outside the vocal cords. Yan, ganyan. Pero, only, do it only kapag expert na kayo. Yung kaya nyong kontrolin. Kasi there's a big chance na sa labas siya kumita. So ngayon, nagsisimula kayo, go. Ah, pasa ko nyo. And then, so ask someone to post the tube. Okay. Kung makikita nyo sa YouTube, ganyan sila, tapos pag ibababa na nila, binubuksan pa nila. Diba? Huwag na. Dapat may tanong ako. Doon sa YouTube na kasi nanonood ko, may ang tatas ng patungan nila, tapos nakaganyan sila. Ba't ganun? Ganun siya naglagay ng... Ang tatas sir, ginagawa namin yun kasi yun nga sir, siguro sa iyo. Okay. So, tapusin ko lang ito. Click nyo to. Nakasaksak siya, di ba? Huwag yun lang buksan. I-twist nyo lang and then mawawala na siya dun sa pagkakala. Oo. Twist mo lang. Twist lang kasi na... Di ba? Nakalimutan ko yung turuan. Kaya na tinutulak ko na ito. Huwag nyo tulak. Pag tinulak nyo lang ganyan, medyo mahirap. Yan, mahirap. Twist ng konti. Kaya 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 push kaya 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 nagpa-fiber optic ang mga tao, walang camera. So, nakaganyan sila. Kaya mataas. Oo, kaya mataas. Tapos kayo may camera na, tapos video no, this open. No need. And this one, hindi nyo kailangan gumanon kasi pwede nyo naman siya. Ah! Oh my God! Ayoko na! Ayoko na! Alam, nag-hagdan pa kami. Isip, nagkaganyan pala. Kaya pala tayo nahirapan doon, Lex. Kaya tayo nahirapan doon, naglagay eh. Pati nga yung video. Pati nga yung picture. Ikaw ang picture. Pakita mo dyan. Eh, ang lalagay natin.
It's not the scope, agad. Yung titichong balanggos niya. So hindi siya tumagastig. Kasi yung pag matigas siya, kahit mahina yung tama mo, pwede kang maka-chip, di ba? Yes. Since ito, balanggos. Kasi tube naman. So hindi siya. Tapos, mag-practice kayo ng combination. Okay. Para, I mean, kahit kaya niyong insert ng walang bone pills, practice niyo pa rin yung nakatingin kayo sa bone pills para kasama. Pag meron kayong video na rin gusto, so you have two days, several days that, yung classic, saka yung, the hyperambulator. Okay. Hyperambulator is very good for different bone pills talaga. Like yung mga angulator, yung mga anterior, walang neck movement. I use this sa mga patient na naka ano pa, na di ba yung iba ang protocol is darating yung patient mo trauma tapos surgical collar. Oh, so pag intubate mo na, di ba tinatanggal nila yun? Mami. Ako, na-intubate ko sila na, hindi tinatanggal nila. You see that one? How about your style at once ang ginagamit? Combinator pa rin yun? Ah, hindi. Usually, hindi sa ganito. Kasi siya rin yung tube nyo, yung inaano nyo rin ang ganyan. Oo, ganito. Ganyan siya. Sa orientation yung sobrang ang gilita. So, bibigyan ko kayo ng technique. Kasi medyo, kapag na-deliver sa inyo, medyo mahirapan tayo. The difference between this one is you will do this a lot easier, pero pag mahirap yung patient, medyo mahirap siya insert. This one, makikita mo siya, pero mahirap mag-insert ng tube. Yun nga, sir. Okay. So there is, so the reason is, so dapat alam niyo yung object. Okay. Ito yung airway mo, di ba? Pag Macintosh ka, nakaganyan ka, nakatuto ko pa rin sa airway mo. Pag nag-hyperambulated ka, nakikita mo yung vocal cords, pero ganyan yung airway, yung approach mo pa ganyan. Pero yung airway mo pa ganyan. So pag nag-push ka ng ET tube, ito yung mga nababasa niya na, kaya niyang bumaba. Kasi, naka-push ka sa anterior wall. You're not going down. Okay. Few techniques. One, if you could... Minsan nakaganyan kayo. Okay? Pag nakaganyan kayo, try nyo pumunta sa balik sila. Okay? So minsan kasi, nakabidyo lang yung scope ka, sabihin mo, oh, ang ganda ng view ko. Kitang-kita ko. Pero, pag pinasok mo yan, diba ganyan, hindi mo alam kung nasan yung tube mo. So, hindi mo siya ma-adjust. Okay? So, go here. Para, pag nandyan yung tube mo, okay, ayan. I need to go up, I need to go to the left, I need to go to the right. So, you go there. Okay, next tip is, nandyan ka sa loob, ayaw naman push. Di ba? Kaya nangyayari. Have someone to hold the stylet. Para ito lang yung ipupush mo.
hindi siya matotraumatize. Oo, oh, tapos magbe-bend siya. Hindi kasama yung target. Okay? Another technique is... reflection na ito. Okay, reflex mo siya para imbis na nakaganyan siya, nakaturo ka sa anterior, diretso siya, nakaturo ka sa down the face. Yeah. Oh. Another technique is... okay, so nandiyan yung tube mo. Pag tinulak mo siya, lalakad mo pa sa anterior. So lalo kayo yung ibababa. So, dapat... ang gawin mo, para nakaturo siya sa bumaba siya, hindi sa taas. So pag tinulak mo, hindi na siya ano. Siya tatama siya. Oo. Bumaba siya. I-twist mo yung tube. Twist mo lang yung tube. Diba? So ang laking difference, diba? Taas. It helps! Hindi, totoo lang. Positioning. Sabi nga ni Dr. F nung tinuturuan niya ako, intubation is 90% positioning.